oras. Dalawang minuto makalipas ang alas 6. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Martes, April 25, 2023. At narito na ang mga balita dapat yung abangan ngayong umaga. Mga residente ng Puerto Princesa, isinusulong ni Konsehal Rain Byron na isailalim sa tuberculosis check-up. City government may mahigit 1,000 mga bagong basurahan. 20 pesos na bigas, imposible daw ayon sa Committee on Agriculture sa sangguniang panlalawigan. Sugatan na Dolphy napadpad sa baybayin ng Sityo Labtay sa Barangay Napsan. Sa police report, magtsuhin nagtagaan matapos or dahil sa pagpapatulong sa pagbuhat ng bangka. Sa showbiz balita, Daryl Ong daddy na ulit. Sa balitang Good Vibe, City Nickel Mines and Development Corporation patuloy sa pagsasagawa ng information campaign sa mga estudyante. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Pagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastosin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Thank you.
makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita, 701 units na 240 liters at 317 na units na 660 liters naman ng mga bagong trash bins o basurahan ang city government. Ang mga trash bins ay inilagay na ng grupo ng Solid Waste Management sa Rizal Avenue, Manalo Street, Abad Santos Street, Mabini Street, Tinigiban Highway, Abanico Socrates Road, Tagboros Area, San Jose, San Manuel, San Pedro Highway hanggang Junction 1 sa May Balayong Park, City Sports Complex, Bus at Jeepney Terminal sa Barangay Irawan at nasimula na rin lagyan ng mga basurahan ang bahagi ng Malbar Street. Sa kasalukuyan, ang mga malalaking lugar or pa lamang ang nilagyan ng City Solid Waste Management. Maliban sa mga nabanggit na lugar, nakalagay na din ang mga basurahan or maglalagay din ng basurahan sa mga eskwelahan sa lungsod. Ayon kay City Solid Waste Management Program Manager at City Information Officer Richard Ligad, sa ilang mga piling lugar, strategic area lamang muna inilagay ang mga bagong trash bins dahil gustuhin man daw nilang lagyan ng mga bagong basurahan ng lahat ng lugar sa Puerto Princesa pero hindi pa ito kaya sa ngayon. Nakiusap si CIO Ligad sa mamamayan ng lungsod na pangalagaan at ingatan ang mga bagong basurahan para sa sariling na parang sariling gamit pero huwag naman daw itong sarilinin o suluhin dahil katuwang ang mga basurahan sa pagpapanatili ng kalinisan ng syudad. Pakiusapan ito na maging disiplinado sa pagtapon ng basura. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, mga residente ng lungsod isinusulong ni Konsehal Rin Bayron na isailalim sa tuberculosis check-up. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Dahil sa mataas na bilang ng kaso ng tuberculosis sa buong Puerto Princesa, nakaraang taon na nasa 406 na kaso, kaya isinulong ni Konsehal Judith Bayron na sa konseho ang pagsasailalim sa TB check-up ng lahat ng maresente sa buong Puerto Princesa. Kaya naman umano itong laanan ng pondo ng pamahalang panlungsod. Kaya para hindi na kumalat pa ng gusto at lumala pa ngayong taon ng kaso ng TB ay napapanahon na ang pagsasailalim sa check-up ng lahat ng residente lalo pa nga at may mabilis ang lunas na sa TB. Ang kailangan lang ay tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot hanggang sa tuluyang gumaling. Sabi ni Konsehal Bayron, kailangan ng patuloy na detection at paggamot para mapigilan na ang paglala nito sa lungsod. At sa lalong madaling panahon ay dapat maumpisa na ang check-up sa lahat ng mga residente. Bagamat hindi naniniwala si Konsehal Bayron na magiging free TB ang buong Puerto Princesa dahil may mga tao na ayaw magpa-check-up. Kaya ito ang isa sa kakaharapin na problema, lalo pa nga sa mga tao na may stigma na o may malaking takot sa pagpapacheck up na baka malaman na may TB sila. Kaya dapat na maipaunawa sa lahat na nagagamot na sa loob ng 2 linggo ang sakit sa tuberculosis kaya walang dapat na ikatakot. Kaya ang plano na pagkumbinsin sa lahat ng residente ng buong Puerto Princesa na magpacheck up para malaman kung may TB wala ay sa pamamagitan ng tanggapan ng City Health Office paano mapasa sa ilalim sa check up ang lahat ng mamayan ng lungsod mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Ang layunin ni Konsehal Bayron ay maagapan ang mga mayroon nito at magamot kaysa mamatay dahil sa takot na malaman na may TB gayong madali na itong nagagamot sa ngayon. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niya. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, isang sugatan na dolphin ang napadpad sa baybayin sakop ng Sitio Labtay sa Barangay Napsan sa lungsod noong Sabado. Agad ipinagbigay alam ng mga residente nakakita sa dolphin at napuntahan naman ito ng grupo ng PCSDS at Lamavip para suriin. Sabi ng kumuha ng mga larawan na si Pitik ni JB Facebook page, may sugat ito at hirap kumilos kaya habang hinihintay nila ang pagdating
galing ng PCSDS ay tinalian at kinanlong nila sa tabi para iwas na or maiwasan na mapagtripa ng ibang tao. Pinakain din daw nila ang dolphin ng isdang galunggong. Ayon sa spokesperson ng PCSDS na si Jovic Fabelio, ang dolphin ay isang babaeng juvenile rough-toothed dolphin. Ang sugat na nakita dito ay kagat ng cookie cutter shark. Nagamot naman daw agad ang sugat ng dolphin ni Dr. Alessandro Ponzi, ang doktor ng Lamave. Ang rough-tooth dolphin ay may haba na 218 cm at circular length na 99 cm. Kahapon ng umaga ay sinubukan ng grupo ng PCSDS at Lamave na dalhin ang dolphin sa malalim na bahagi ng dagat pero kusang bumabalik ito sa pangpang. Maaring natatakot pa umano itong bumalik sa dagat dahil maliban sa juvenile ito ay nagkaroon ito ng trauma or maaring nagkaroon ng trauma dahil sa infection ito na dinadama kaya ayaw muna nitong magpalaot. Patuloy na nagbabantay ang team ng PCSDS at Lamave sa lugar at nagmo-monitor sa sitwasyon ng dolphin. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, 20 pesos na bigas imposible daw ayon kaya or sa Committee on Agriculture ng Provincial Board. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzar. Balita Uno with DYPR. Kakasalukuyan ay nasa 24 pesos naglalaro ang presyo ng palay sa lalawigan kaya malabon na magkatotoo ang pagkakaroon ng 20 pesos kada kilo ng bigas na siyang pangako o pinangako ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa sa kanyang kampanya. Ang kay Board Member Aresto Narzaga, Committee Chairman ng Agriculture sa Sanggunang Panalawigan, na mahirap na magkatuto ang murang bigas sa takbo ng panahon na naharap sa samot-saring problema ang bansa at ang mga magsasaka sa mahal ng mga fertilizer na ginagamit nila sa kanilang palay dahil pa rin yan na sa hindi pa natatapos na problema sa mataas na presyo ng petroleum products. May paraan umano na maaaring magbigay ng katuparan sa murang bigas. Ito ay ang pagpapababa ng presyo ng mga gamit na patama sa pamamagitan ng paggamit ng mga organic fertilizer. Kung saan sa isang cropping ay gagastos lamang sa abono ng nasa 5,000-6,000 piso na mas mababa ang gagastusin kumpara sa paggamit ng mga binibiling fertilizer sa kasalukuyan ng mga magsasaka. Kapag ito ang ginamit ng mga magsasaka ay posible ang 20 pesos na per kilo ng bigas. Nagawa na daw ang paggamit ng organic fertilizer sa bahagi ng Magara, Rojas, Palawan. Ayon pa rin kay Board Member Asaga. At naging matagumpay ang paggamit ng organic fertilizer kaya inapila na ng Tungbukal sa Department of Agriculture na gawin na ang programa ng organic fertilizer sa lahat ng mga magsasaka para hindi na nakadepende sa mga mamahaling fertilizer ang mga magsasaka sa lalawigan na loob ng 6 na taon na napanunungkulan ng Pangulo ng bansa at sa dami ng kinakaharap na problema, ito man ang dapat na mabigyan ng pansin upang masapatuparan ang pangarap na pagbaba ng presyo ng bigas maliban kung matatapos din ang dilima sa taas ng presyo ng mga petroleum products sa kasalukuyan. Ramon Luzares para sa DYPR, ako na sa puso ng mga Palawenya. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel.
Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Hello to all college aspirant out there. What program are you planning to take for college? At Centro Escolar University, choose any program in its Manila, Makati, and Malolos campuses. From health sciences program to business, computer and IT, hospitality management, liberal arts, and even music and social work programs. Apply now at CEU, a university that develops competence and character, allowing its graduate to lead rewarding careers as they contribute to their chosen field and society. CEU empowers, CEU inspires. For more details, visit its official website at www.ceu.edu.ph. Kamay-ari, sa May 20 na ang 41st Annual General Assembly Meeting ng Paleco na sabayang gagawin sa Palawan National School Gymnasium, Rojas Municipal Gymnasium at Nara Municipal Gymnasium. Narito ang mga pag-uusapan sa pagpupulong. Pagdeklara ng dividend at patronage refund para sa net surplus ng kooperatiba sa taong 2019, 2020 at 2021. Pag-amyenda sa ating Articles of Cooperation and Bylaws. Paghalal ng mga miyembro ng Audit at Election Committee. Pagpapakilala ng mga naitalagang miyembro ng Mediation and Conciliation, Education and Training, Gender and Development at Ethics Committee, presentasyon ng Social Development Plan para sa taong 2023, presentasyon at pagsusog ng capital expenditures ng kooperatiba sa taong 2023 hanggang 2027 at iba pang mapagkakasunduang pag-uusapan. Magkakaroon din ng malayang talakayan. Magkita-kita po tayo sa May 20. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Nahihirapan sa pagbabawas kada umaga? Almoranas at constipation? Solusyonan! Red Alingatong! Red Alingatong! Nakakatulong sa digestive problems at nakakalinis ng colon system. Mabisang gamot sa gouty arthritis, dialysis patient, high blood pressure at diabetes. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Balita Uno with DYPR. 20 minuto makalipas ang alas 6, sa iba pang balita, nagsagawa ng Municipal Fiduciary Workshop sa munisipyo ng Quezon sa Palawan noong April 19 ang grupo ng Kalahi Seeds. Dumalo dito ang mga community volunteers, audit at inventory team, mga bookkeeper at mga barangay treasurer na kasama ng pag-iimplementa ng proyekto ng Kalahi Seeds. Tinalakay dito ang mga konsepto sa pagsusuri, pagpapahalaga sa mga pondo at pangangailangan upang mabuo ang proyekto. Layunin ng Municipal Fiduciary Workshop na magbigay ng mga kasanayan sa mga individual na ay pananagutan sa pamamahala ng pondo at dokumento sa implementasyon ng Kalahi Seeds. Police report. Police report. Sa ating police report, magtsuhin sa bayan ng Rojas nagtagaan dahil sa pagpapatulong sa pagbuhat ng bangka. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Police report. Police reports. Nagpapagaling ngayon sa Rojas Medical Hospital ang tiyuhin na biktima ng pananagasang ng pamangkin sa bayan ng Rojas, Palawan. Ang biktima ay kinilalang si Jesus Quijada, kaabas 41 anyos, binata at mangisda na residente ng barangay Tinitian, Rojas, Palawan. Ang suspect na pamangkin ay si Richard Injola, kaabay 29 anyos, binata at magsasaka
na residente din ng nasabing lugar. Bago na ganap ang tagaan ng magtiyuhin na ay hiningi muna ng tulong sa pamangkin na si Richard ang biktima na si Jesus para magbuhat ng bangka. Pero tumanggi umano ang suspect na tumulong at dahil doon ay nagkaroon umano ng mainit ang pagsasalo ang dalawa at pagdaka ay umuwi ng bahay ang suspect at pagbalik ay may dal na itong dulok at doon na naganap ang tagaan na magkabilang panig. At nagresulta ng pagkakasugat sa iba't pang bahagi ng katawan ng biktima na agad isinugod sa Rojas Medical Hospital. At ang suspect na pamangkin ay agad na nakalabas ng ospital dahil sa minor injury na natamo matapos ang insidente at nasa custody na ng Rojas Municipal Police Station. Maging ang dalawang itak na ginamit sa krimena na may haba na 20 inches at ang isa naman na ay 14 inches. Ang incident ay naganap itong alas 11:30 ng Abril 23. Ramil Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga panawin. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, isinalim sa orientation ni Engineer Cedric Morales ng Kalahi Seeds ang 11 kwalipikadong benepisyaryo ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program ng Kalahi Seeds at Sustainable Livelihood Program sa Bayan ng El Nido. Pinaunawa sa mga benepisyaryo ang mga kondisyon ng tulong pinansyal na ipinagkakaloob ng gobyerno sa kanila. Layunin ng programa na maiahon ang kabuhayan, mapalakas at mapalago ang lokal na ekonomiya sa tulong ng maliliit na negosyong pangangailangan o pangangalagaan ng mga benepisyaryo. Tuwang ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng El Nido at tanggapan ng MSWD upang maisakatuparan ang mga plano ng probinsya or Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program ng DSWD. Balita Uno with DYPR. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Hello to all college aspirants out there. What program are you planning to take for college? At Centro Escolar University, choose any program in its Manila, Makati, and Malolos campuses. From Health Sciences program to Business, Computer and IT, Hospitality Management, Liberal Arts, and even Music and Social Work programs. Apply now at CEU, a university that develops competence and character, allowing its graduates to lead rewarding careers as they contribute to their chosen field and society. CEU empowers, CEU inspires. For more details, visit its official website at www.ceu.edu.ph. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, si Daryl Ong, daddy na ulit sa isang baby boy. Ang showbiz balita, hatid ng showbiz insider Joel Contribida. Showbiz balita. Isang healthy, bouncing baby boy ang pinakabagong blessing ng Palawenyo singer na si Daryl Ong. Nung Biyernes pa ng anak ang misis nito, ang singer din na si Dea Formiliesa. Sa isang mini pool na may tubig ng anak si Dea, kung saan kasama din nila ang ina ni Dea na tumulong sa panganganak nito. Puno ng kaba ang singer habang nagle-labor si Dea, pero tiwala sa Diyos ang kinapitan niya na maging tagumpay ang panganganak nito. Tribute sa yumaong ina ni Daryl na si Ma'am Arlene, ang pangalan ng baby boy ay pinangalanan niya itong Baby Arlan bilang alaala na rin sa mahal na mahal niyang ina. Buhos naman ng suporta at pagbati kay Daryl ng mga kasamahan nitong singer sa showbiz. Ang iba sa kanila ay tulad ng Budakel ay personal pang dumalaw sa ospital para bisitahin ang mag-asawa at si Baby Arlan. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita, Balitang Good Vibes. At sa ating Balitang Good Vibes, nasa mahigit 40 mga mag-aaral mula sa Punang National High School sa Bayan ng Espanyola ang dumalo at nakiisa sa Information, Education and Communication Activities na isinagawa ng City Nickel Mines and Development Corporation. Layunin ng gawain na ipaunawa sa mga kabataan ang responsabling pagmimina upang mas lalo nilang maintindihan ang mga mabubuting epekto ng minahan sa kanilang lugar at kung paano sila makikinabang dito. Ang gawain ay bahagi ng Social Development and Management Program ng City Nickel Mines and Development Corporation. Kasama sa mga dumalo at nagsalita sa programa ang Community Relations Office, Mine Safety and Health Department at Mine Environment Protection and Enhanced Office ng City Nickel. Balitang Good Vibes. Ulat Panahon. Sa ating ulat panahon ngayong umaga, ang Palawan kasama ang Kalayaan Islands ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng easterlies or localized thunderstorm. Mainit at maalinsangan pa rin sa tanghali at hapon, at kahapon ay umabot sa 41 degrees Celsius o init ng katawan na nararamdaman. Ngayong araw ay tinatayang aabot lamang ito sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan ang iiral sa Palawan, kabilang ang Kalayaan Group of Islands na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ulat Panahon. Yan na po ang kabuuan ng balitang aming nakalap ngayong Martes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang mamayang tanghali, Balita Uno with DYPR, dito pa rin po sa 95.1 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang morning.
Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, Kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja. Alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.